magandang hapon po, Private Benjamin. Sir. Yes po, good afternoon, Kuya Rafi. So, sir, anong nangyari? Bakit naglaho na parang bula ito pong si Ma'am Charlene at araw ng kasal, hindi po nagpakita? December 7 po, dumating ako dito sa Manila. Opo. Kasi po, mga anak po yan eh. December 20 yung sabi niyang Judith sa akin. Mm. Eh, pagdating ko po dito, inaanap ko po yung address niya. Sabi ko, saan yung address mo? Ibigay mo sa akin. Saan yung hospital? Mm-hmm. Kasi puntahan kita. Mm-hmm. Okay. Eh, sabi niya po, hindi niyo po binibigay yung address. Hindi ko pwedeng ibigay yung address. Magpapakita ko sa iyo after na manganak siya. Pero ang pagkasabi po sa amin dito na kayo po ay nakaschedule na ikasal. Oh, nakaschedule po, pero hindi po natuloy yon last February 2021 po. Ba't hindi po natuloy? Hindi po natuloy yun kasi po sa short ng araw ng bakasyon ko po. 20 days lang po yun. Ah, hindi po siya yung umatras. Hindi po. Ini sabi ko, magpaalam muna ako sa kampo, mag-ano ko ng okay, okay. So, kayo po mismo ang nagsabi, wag muna ituloy yung kasal dahil meron nga pong conflict sa schedule. Maliwanag yan, okay? Yes po, ma. Pero sir, sabi mo buntis si Charlene at niya ayaw makipagkita sa iyo nung pumunta ka din sa Maynila. Opo. Actually po, Kuya Rafi, nanganak na po yan December 9. Okay. Ngayon po. Opo, nagbigay po siya ng address. Pinuntuan ko po siya sa Bacoor, Cavite, South City Medical Center po. Yung pinuntuan ko siya doon, nandun yung mama niya, yung stepfather niya. Di sabi ko, uy, bakit ngayon mo lang sinabi? Nanganak ka na pala, si Sarian po. Pagkatapos po noon, tiningnan ko yung bill, 109,000. Okay. Eh ngayon po, tinatanong po siya, saan yung na-loan ko po na almost 486,000 po yun mula October 2021 po. 486,000? Yes po, Kuya Rafi. Wow, kulang-kulang kalahating milyon. Yes po. Oh. Eh tapos po, yung before po yan manganak, November po, 26, 2021, eh sabi niya, nagbayad na daw po siya ng hospital na 250,000 po yung binayad niya sa hospital. Okay. Eh sabi ko, isend mo sa akin yung resibo tsaka yung hospital na binayaran mo kung totoo talagang nagbayad ka. Kasi sa pagkakaalam ko, after na manganak yung binabayaran. Okay, tama naman. Meron din kasi sir, yung mga hospital na humingi ng advance payment, especially kung private. Okay. Nanganak ba siya o hindi? Nanganak po. May mga picture po ako. Nandun okay. Po ako. Yung pong baby ba, sa tingin mo sa iyo o nagdududa ka? Sa akin po yun, sa akin. Ah, okay. So yan ang good news. So sa baby mo yun. Kaya lang, ba't kayo nagreklamo kung ganun? Nagreklamo po kasi saan yun nilagay yung pera ko na iniprepare ko sa panganak niya? Yung 486,000? Yes po. Gusto niyo po ma-account niya yon? Opo. Anong nangyari sa pera? Bakit nawala? Bakit yung pagbalance ko sa ATM ko, 4,000 na lang? Bakit tapos mawasak yung bonus November 16? Anong ginamitan mo doon? Sabi ko na kanya. So 486,000 plus magkano po yung bonus? 35,000 po yon. So 486 plus 35 pa? Yes po. E di 523,000 na. Kalahating milyon na. Opo. Charlene, Jane, Oreo, Madam. Apo. Magandang hapon po. Ma'am, yung fiancé niyo po, si Private Benjamin, nasa kabilang linya. Hindi ko po siya fiancé. Ex ko po siya. Ex? Oh, okay. Ex niyo po siya. Matagal sige. Na po kasi kaming wala, sir. Matagal na kayo wala. Ma'am, kaya po siya napatawag sa amin. Gusto niyo malaman, saan po napunta yung 523,000 pesos na nasa ATM po niya nang ipaubaya niya sa inyo yung perang yon? Paano po naglaho yun? Sir, regarding po sa pera, may hawak po ako ditong evidence, sir, na sinit up niya po ako, sir, which is ginamit niya yung ATM niya. May mga conversation po kami dito, sir, na handa ko pong ilatag sa inyo, sir, para mapatunayan ko po. Malinis ko po ang pagkatao kasi po kawawa yung baby ko. Nasiis po ako dahil sa stress, dahil sa kanya. Na emergency siis po ako kakaisip. Tapos pumunta po siya ng hospital that day na kakatapos ko lang po mga anak noong December 8. Pumunta po siya sa hospital. May dalang baril, sir. Kaya na-trauma ako makipagkita sa kanya sa labas. Sabi ko, iaano ko sa police station. Kung gusto mong makipag-usap sa akin, doon tayo mag-usap. Kasi may dala siyang baril, sir, which is hindi po license yun. Oh, okay. Tapos, sabi po ni ng mami ko po na makipag-ugnayan po ako sa police station kung gusto ko pong makipag-usap sa kanya kasi sir, na-trauma po kasi ako. Excuse me po mama, bago natin makalimutan yung pinaka main issue rito.
523,000. Baka pwede yung paki-account sa kanya. Kasi sabi mo, sinet up kanya. Paano kanya sinet up at saan po napunta yung 523,000? Yun po yung gusto niya malaman, ma'am. Sir, wait lang po. I-clarify ko lang po. Yung loan niya po niya is 446,000 lang po. Hindi po 500. Okay, sige po. 446,000. Opo. Opo. Yung pinagamitan ko po, sir. Oo, aaminin ko po, sir. Nagamit ko talaga, sir, yung pera. Pero hindi po sa pansarili. Naano ko din po sa pagpa-check up ko, sir, nagamit ko, which is hindi naman po niya. Doon po ako may mali, sir. Pero yung mali niya po, sir, sinit up niya po ako gamit ang ATM niya at may conversation po kami dito. Tapos pinagbabantaan pa kami ng anak ko. Okay, paano kanya po sinit up, Ma'am Charlene? Sabi niya po, niyan, sir, pwede ko pang basa, sir, pwede ko pong basahin yung ano, yung conversation namin. Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Wait lang po. Itatranslate ko lang po sa Tagalog, sir, kasi waray po kasi ito eh. Okay, sige po. Okay. Kasi sinabi niyo po, sinetap kayo. Kaya nga po, ang gusto namin malaman, ano ibig sabihin po ninyo nung sabihin niyo kayo po isinetap niya? Po, opo. Ano po ang dahilan? At bakit niya po kayo isisetap? Wait lang po, sir, ha. Kasi, sir, hindi niya po matanggap na wala na kami. Kasi ini-insist niya po na yung baby sa kanya, which is hindi naman po sa kanya to. Oh, edi mas masakit, ma'am, kung hindi sa kanyang baby. Tapos 446,000 ang perang nawawala. Ay, mas ay yan na, lalo nanggigil na siya. Sir, kanina kala sa kanyang baby, oh, ngayon nanggigil tuloy to si sir. Oh, gigil mo ko. Grabe. Ma, sir. Grabe. Sir, wait lang pa. Sir, pa. Sir, pa. Napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo. Ebidensya ko dito. Ikaw ang sinungaling. Huwag kang ano. Sabi mo dito, oh. Sabi mo, dapat sinabi mo hindi sa akin yan. Dapat mo hindi sinabi sa akin para hindi ako matatag. Hindi ako papayag. Grabe ka? Makakasiraan mo ko? Sir, ito po yung conversation niya. Grabe ka? Hindi ako makapapayag na kayo lang makasira ng servisyo ko dito. Kung magreklamo ka, wala ako pakialam. Ma'am, first things first. Ma'am, sagutin po muna ninyo. Paano niyo po nagastos yung 446,000? And then pangalawa, hindi pala baby yan ni Private Benjamin. So kung ganun din niya baby yon, bakit niya kailangan magbayad doon sa panganganak mo? Eh hindi naman pala niya baby. Dapat ang nagbayad yan yung tatay ng bata. Kung sino man yon. Hindi po siyang nagbayad sa bill ng sa hospital, yung kapatid ko po. Okay, pero 446, saan po napunta yon? Opo, i-explain ko po, Sir Rafi. Natural po, Sir Rafi, siyempre, gagamitin ko. Kasi, sir, nung mag-jowa pa lang po kami... Sandali lang, ma'am, para hindi tayo maligaw dito, malito. Sabi mo kasi, pangpapagamot mo sa pagbubuntis mo. Sinabi mo yan kanina, di po ba? Opo, nagamit ko po yan, sir. May kaya nga, bakit niyo po ginamit po yung pera sa pagbubuntis mo, pagpapagamot, prenatal, kung ano pa man ang tawag doon, pera po ni Private Benjamin, na hindi naman pala siya ang tatay na alam mo from day one, nung bata na dinadala mo. Sir, kasi binigyan niya po ako ng authorization na gamitin ko yung pera. Bahala na daw ako kung anong gamitin sa gagamitan ko. Private Benjamin, binigyan mo siya ng authority na gastusin yung pera mo. Alam mo ba na hindi mo a baby yon? Naiyak na tuloy si Private Benjamin. Sir. May concern kami dito, sir. Handa akong ilatan sa inyo. Ma'am. Ngayon lang ako nakita ng isang sundalo na umiiyak. Siguro talagang sobrang sama niya ng loob. Sobrang sama din, sir, yung loob ko kasi na-emergency CS ako dahil sa kanya. Pinagbantaan pa niya ako. Ikaw po yung pinagbantaan ko, Yarapi. Iaano ko lang din, sir, yung medyo kasi babaya ko kasi may anak akong maapektuhan dito. Opo, bagong pag-anak ako, sir, pinagbabantaan ako. Sinungaling ka, eh. Iaano niya ako ng baril sa hospital at alam mo, ma'am, para sa akin yung bata niya, eh. Tito ko. Andun ang mama tito ko, sir. Grabe yung sacrifice yung layo. Huwag kang magpinukaling din. Alam na namin lahat. Grabe ka, grabe yung may mga ebidensya ko ng tawag na mag-ano. Yung pera mo yung ididiin mo. Binigyan mo ko ng authorization, babe. Wala akong, hindi ako nagbigay sa'yo ng authorization. Nakagamitin mo yung ATM ko. Para sa baby yun, eh. Para sa panganganak mo yun, eh. Kasi alam ko sa akin yan, eh. Ngayon, hindi pala sa akin. Charlene, kung hindi yan kay Private Benjamin de la Cruz, sino po yung tatay nung baby? Sir, ayoko pong ano kasi ano po, confidential po. Confidential. Hindi ko pong sabihin sa inyo pero hindi po on the air. Okay, sige, confidential. Sige po. Now, bakit ma'am dito sa chat ninyo ni Private Benjamin, sinabi mo rito, may good news pa man din sana ako and then pinakita niyo po yung pregnancy result ninyo. Sir, dati po yan. Nung nakunan ako sa unang result. Ano ko po sa kanina. Nakunan po ako. Okay, at saka meron pa po dito, ma'am. Meron pa dito ultrasound ng baby. Ipinakita nyo po na pinapalitaw ninyo, matuwa dapat si Private Benjamin kasi ito yung baby natin. Parang ganun po ang dating sa kanya nito. Sir,
po kasi ang account ko. Tapos nung pumunta po siya sa hospital, binuksan niya yung account ko, sinindya sa messenger niya. So ang lumitaw po, sir, na ako yung nag-send, pero siya po lang talaga yun ang nag-send, sir. Wala po akong sinisend kasi matagal ko na po talagang ini-insist na hindi niya anak to at matagal na kami wala. Okay. Grabe ka naman, Ben. Totoo, huwag kang magsinungaling dyan. Hindi ako nagsinungaling, Ben. May mga evidence ako dito. Hindi pala sa akin kaya pala inalayo mo yung baby. Hindi pala sa akin. Eh, matagal ko nang ini-insist sa'yo yan. Hindi sa'yo. Ikaw yung nagpo-pumilit, Benz. Ikaw hindi yung sa'yo, may complication ba sa'yo? Hindi sa akin? Nananaimik na ako, Benz. Ikaw yung nanggugulo. Hindi kita mapatayin. Matagal ko nang sinasabing ipapadala ko yung isipin mo. Pero anong ginawa mo? Malaking pera yung inundas mo. Ayaw mo ipadala kasi pinagbabantaan mo ko na pag ipadala mo yung isipin mo, magpapakamatay ka. Private Benjamin, kapag isinoli po yung mga pera na binabanggit natin dito ngayon, okay ka na? Private Benjamin? Marami pa po yan, Kuya Rapi. Hindi, kaya nga po, di ba, ang pinag-uusapan natin dito yung pera. Sabi mo, niloko ka yung sa ATM. So kung halimbawa, maobliga po natin siya na ibalik, kung hindi man niya kaya maibalik in agad-agad, in cash, siguro po utay-utay, okay ba na sa inyo yun? Tapos na yung problema. Okay, sir? Kasi yun naman pinaka-problema sa nakita ko, yung pera, tama? Hindi po. Ano po? Kaso po yan, kaso. Hindi po, hindi mo payag. Kaso? Paano po tayo magkakaso? Tawag mo si Atty. Garrett. Paano po magkakaso kung ibabalik niya po yung pera at hindi naman po niya ninakaw at binigay mo naman po sa kanyang ATM? At yung ATM naman po, binigay mo yung code. So kung binigay mo yung code... Ang usapan namin, Kuya Rapi. Ang usapan namin, para sa baby po yun eh. Sa panganak niya eh. Yun nga po, ginamit niya sa panganak niya. Yun nga lang, hindi yung baby. Yun yung masakit. Opo. Kuya Rapi, ito po yung conversation na pinapatawag po ako ng police, ng kaibigan niya po. May conversation po. O, yung ano po, na-record po. Okay. Gusto niyo pong pakinggan, Kuya Rapi, kasi inaano po niya ako, tinatakot niya po ako na yung kaibigan niya na magkipagkita daw sa police po. Okay. Ma'am Charlene at Private Benjamin, pwede ba kayong mag-usap na lang? Kami po ang gigitna. Pag-usapin na lang po namin kayo. Sir, mas mabuti po, sir. Pero sir, may baby po kasi ako eh. Ah, hindi. Wag po muna ngayon. Siguro po, in the next couple of days or couple of weeks, okay, sir. Pag-usapin problema, namin kayo, sir. At para kung ano man yung dapat na ibalik, ibalik. At kung ano man yung dapat na i-apologize ng bawat isa inyo sa isa't isa, kung sino man may mali, mag-sorry, para matapos na po ito. Okay, sir. Walang problema sa akin, sir. Payag ka. Okay. Opo, sir. Attorney Garrett to ng AXIS Party List. Magandang hapon. Yes, sir. Yes, okay. Magandang hapon, sir. Attorney Garrett, itong si Private Benjamin, nagbigay siya ng ATM sa kanyang girlfriend. Yes, sir. At yung ATM, nilamanan niya na nilamanan hanggang sa umabot sa 486 ayon sa kanya. Pero sabi ni girl, 446 lang. Anyway, okay. Regardless, almost half a million. Now, nagastos ni girl yung pera, inaamin niya. Sa kanyang pagbubuntis at panganak, si Sarian kasi. Ito ang sistema ngayon. Malaman-laman namin ngayon, maging si Sir, nagulat si Private Benjamin, na hindi pala sa kanya yung baby, sa ibang lalaki. Mm-hmm. So ngayon, gusto magdemanda ni Private Benjamin. Meron bang kaso? Yes, sir. No, I'll first tackle yung civil aspect nito before I go into the criminal. Sa civil law po kasi natin, meron tayong pinatawag na unjust enrichment or yung pagpapayaman ng isa at the expense of another. Dito po, very clear yung nangyari. Ganun yung situation. At kapag may unjust enrichment under our civil law, obligado po yung tao na ibalik yung nakuha niyang pera to make amends para dun sa kawalan ng isang tao na dapat hindi naman nagbigay ng pera in the first place. Okay, devil's advocate. Kahit na ibinigay ni Private Benjamin yung kanyang ATM na bahala ka na dyan kung paano magkasusin yan basta mahal kita o etc. Parang ganon at ibinigay niya yung kanyang code. Yes, sir. Password. Kasi kailangan natin i-prove yung context na pagbibigay na yun. Sa akin po kasi the context of transfer ng money is under the assumption na anak niya yung dinadala po ng babae. Okay. However, if that's not the case, then unfair naman po for the girl to spend the money in the first place. So ibig sabihin, yung perang yun ay binigay niya, binibigay niya pahintulot si girl na gastusin yung pera however she wants it para sa baby as long as baby nila yon. Kung ibang baby pala yon, ibang usapan na. Yes, Sir Rafi, kasi I don't think in the normal course of things na magagastos ka ng almost half a million para sa bata na hindi naman sa'yo. So, it's pretty easy to see kung na may liability talagang ibalik yung pera. Okay. But hindi lang po yun yung liability na nag-a-arise dito. If we prove na in the first place, alam naman ng babae na hindi po anak ng sundalo,
na ating tinutulungan, yung bata na yon, then baka magka-case pa tayo for estafa dahil may panloloko na po at that point. Na alam niya naman kung sino yung totoong tatay, pero ginamit niya yung kawalang alaman ng sundalo para i-convince siya to part with his money. In short, there is deceit, and when there is deceit, there is estafa. Estafa. Okay, sige, sandali po, Atty. Garita. Private, Benjamin, sir. Okay, kung gusto niyo po magkaso, may kaso. Pero tulad ng sinabi kanina, mas maganda siguro pag-usapan niyo naman po ito sa barangay at kami po ay gigitna. Subukan namin kayo pag-usapin. Pag hindi ko kayo nagkasundo, then pwede naman magkasuhan. At least we tried na ayusin kayo. Magkaroon amicable settlement. Okay, sir? Yes, okay. Kuya Rapi, pero hindi ko papayag din magkasuhan yan, Kuya Rapi. Ninoko niya ako eh. Naunawaan ko po. Pagkatapos po magpaliwanag si Attorney Garrett, naunawaan na po kita, sir. Kanina po, na nakita ko talaga si Private Benjamin, yung gulat na gulat siya nung, kasi sabi niyo, anak namin, nakita ko yung anak ko. May pictures puro, pa. Puro anak ko, parang talagang inaako niya anak niya. And then, boom, sinabi ni Charlie na hindi niya anak yun. Napag-ganon siya, nagulat siya at nakita mo yung facial expression niya na biglang umasim at nagulat at nanggalaiti. At natural reaction niya, very normal yung reaction niya. Opo. Na malaman niya ngayon lang na hindi niya pala anak yung baby. Okay, pero okay po sa inyo, Private Benjamin, na pag-usapin kayo ni Charlene. And then kung ano po ang maging desisyon nyo, pagkatapos nyo pag-uusap, kung sa tingin nyo po walang kahinatnan o walang katuturan yung pag-uusap nyo ngayon, then sasama namin kayo magsampa ng kaso laban sa kanya. Okay sa inyo, sir? Okay, Kuya Rapi. Kaya po ilinalay nyo yung bata sa akin, hindi pala sa akin. Charlene, okay ba sa'yo kung ipadinitest natin? Baka malay mo, baka kay Private Benjamin yan. Di wala akong kasong estafa. Sir, wala akong problema. O sige, padinitest mo natin. Okay, Private Benjamin, hindi pa tapos yung kaso ito. Okay, hindi pa to end of the line. Baka anak mo talaga ito, malay mo, ipadinitest natin. Gagin po, lumabas yung totoo. Kaya nga po, sir, ako na pong gagasto sa DNA test. Ipadinitest po natin. And then dito magkaalaman ang kung talaga anak mo ba o anak ng ibang lalaki. Mali mo baka sa iyo pa rin to. Hindi natin alam. Okay, sir? Pero maliwanag na maliwanag dito ngayon na si ma'am ay merong kinakarelasyon na ibang lalaki habang kayo po'y magkarelasyon. Kung hindi, sir. Sir, wait lang, sir. Sir, hindi, sir. Hindi yan totoo. Matagal na po kasi kaming wala ni Ben. Ah. Yan ang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Ma'am, matagal na kayo walay. Kung matagal na kayo walay, bakit ang pagkakaalam ni sir, baby pa rin niya yon? Sir, hindi ko po alam sa kanya. Pero matagal na po kasi talaga kaming hiwalay. Nung umuwi po siya, never po kaming nagkita. Ilang beses na siyang nagkita. Hindi po siya nagpakita, Kuya Rocky. Hindi po siya nagpakita. Oo, hindi ako nagpakita sa events kasi para what for? Wala na tayo eh. Wala hindi, na tayo. Hindi ka nagpakita. Okay, ma'am Charlene, ma'am Charlene, ito po'y para sa kapangalanan ni Private Benjamin. Okay ba sa'yo, ipadinitest natin yung baby? Wala problema, okay, sir. Okay, good. Sige po, Private Benjamin, ipadinitest, kukunan po kayo ng specimen at saka yung baby. After a week or two, malalaman natin kung talagang baby mo hindi. Kapag hindi mo baby, then saka tayo mag-usap ulit at kung ano yung next course of action natin. Okay, sir? Okay. Oh, sige po. Salamat okay po, Sir Benjamin at Ma'am Charlene. Huwag mo ibabang telepono. I-schedule po namin yung DNA test. Okay, ma'am? Okay po, sir. Magandang hapon po, madam. At magandang hapon po, Private Benjamin. At sa lahat ng mga taga-Philippine Army, ang aming po pagsaludo sa inyo. Okay?